buong mundo. Sa angas mong nag-aapoy, dugong nananalaytay, kayong manggilahing Pinoy. Ang presko mo, ang yabang mo, pero super astig mo. Francis, Leo, Marcos, labuyo ka ba ang anghang mo? What's up mga tropa peeps? Yan, isang magandang, siguro tanghali na. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tanghali ko na ito may upload. Meron lang po akong gustong i-share sa inyo na isang video na masasabi kong siya ang pinaka-experiensyado, pinaka-matanda siguro. Kasama na sa pinaka-matanda. Bukod kay ano, bukod kay Kalupa TV, baka siya yung pinaka-matanda. At siguro, isa siya sa pinakamagaling, isa sa pinakamatapang, isa sa hindi matatawaran ang pagbanat sa katotohanan. Talagang ito na nung napanood ko po, kasi po ano, nakita ko po yung kanyang chat sa aking ano, spam messages. Opo, sa spam messages, dun sa may mga request message, hindi po ako nagbubukas nun. Birang-bira po. Ngayon po, nasaktuhan ko na magbukas. At nandoon yung, siya yung kauna-unahan na nandoon sa spam message. E di ngayon po, binuksan ko. Nung pong binuksan ko, doon ko nakita yung mensahe niya na parang nagagalit. Na sabi niya, hindi ko alam kung siya o yung anak niya na parang hindi ko daw pinapansin kasi daw pumalaki na yung channel ko. Pero ang katotohanan po nun, hindi ko po talaga siya nakikita kasi po, doon po bumagsak sa spam messages yung kanyang mensahe. Ngayon po, nung nakita ko, pinanood ko. Sabi ko ba, ibang klase itong si Tatang. Yes, isa po siyang Tatang na. Pero itong Tatang na to, hindi po ito sentensyado. Isa po itong Tatang na malaya, na makakapagbalita, makakabanat, makakapagpaalat na katotohanan. Hindi po siya katulad nung Tatang doon sa kabila na sentensyado na makapalang muka na ginagawang talelong ang mga nasa batas, ang mga tao sa batas. Kasi nga po, brin niya sentensyado na nakakapag-vlog pa, nakakapag-check up pa. Masasabi ko po na itong si Tatang, papangalanan ko na po ha, si Tatang Bob TV. Yes, siya po. Ito pong si Tatang Bob. Yan. Tatang Bob. Yang si Tatang Bob po na pahanga pa nito. Sabi ko, kukunin ko tong FLM Vloggers, pagpapaalam ko kay ano, kay Sekyama. Maaring pati na rin kay Sir FLM kung sakaling makalabas na. Ipagpapaalam ko, nakunin natin siya bilang FLM Defender. Pinakamatandang FLM Defender, pero pinakamalawak ang utak. Real talk. Punto por punto. Kaya sana po, sa mga subscriber ko po, sa 250,000 na subscriber ko, sana po, suportahan niyo po si Tatang Bob TV. Napakarami niyo pong matututunan at napakalawak po ng kanyang mga vlog. Talagang alam niyo po yung mga binabanatan niya, talagang sapul, masasapul. Pwera na lang kung makapalang mukha at hindi na tinatablan yung makapal na mukha. Apog na, yung apog na yung mukha. Hindi natatablan ng hiya dito sa mga pinagsasabi ni Tatang Bob. Kaya po, share ko po sa inyo yung isang video ni Tatang Bob. At subscribe na po kayo. Hindi po kayo magsisisi. Maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo sa susunod ko pang vlog. At God bless us all. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. At umaasa po ako na magiging matagal ang ating samahan. Hindi lang para kay Francis, kundi para sa bayan. Patuloy po ang paninira ng mga kaaway. Gusto nilang
Hindi ko alam eh kung ano, na, kung ano talaga nasa isip nila. Bakit sila galit na galit kay Francis? Ano nga ba ang malaking dahilan? Pero sa kabila ng lahat ng mga paninira, doon ho sila magtatake. At lalo ho sila nagagalit na ang mga tao, ang mga followers, the followers of Francis. The fans of Francis ay mas lalong tumatatag at dumadami na parang mga kabuti. Hindi na ho nila alam kung anong gawin nila eh. Kung papaano sirain. Pinakulong na nila. At habang nakakulong, tuloy-tuloy ang kanilang paninira. Pero, very amazing, wala hong nagbabago. Patuloy ang pagtangkilik, ang paniniwala, ang pagtitiwala na si Francis ay isang mabuting tao. Hindi na kailan mabubura pa sa puso ng mga tao, sa isip ng tao, ang kadakilaan at kabayanihan na kanyang ginawa. Kaya alam mo ninyo, mayroon na nagsasabi na sana sa 2022 elections ay tumakbo si Francis for president. They want Francis to run for president in 2022. Magtataas po sila ng kilay yan. Sasabihin siguro nila sa atin, nangangarap tayo ng gising. Hindi ho nila alam. Hindi ho nila alam na unti-unti napakarami na ng mga organized group supporting Francis Marcos. Magigising na lang sila. Presidente na. Si Francis Leo Marcos na kanilang inaapi, tinatapak-tapakan, nilalait, iniinsulto. Lahat ng kasamaan ay ibinibintang sa kanya. Sinasabuyan siya ng putik upang maging putik ang paningin ng tao sa kanya. Pero hindi ho nagbabago ang mga tao. Ang mga tao ay patuloy ang pagtitiwala. Okay. Tatanong ho siguro nila, eh, magpipresidente, ano ba ang qualification? Sino ba siya? My God. Sasabihin na naman natin, bulag ba kayo? Hindi nyo ba nakita yung mga ginawa niya? Alam ho nyo sa kasaysayan ng Estados Unidos, napakaraming mga war heroes ang mga naging presidente. Katulad ni Washington, katulad Jefferson, Eisenhower, at meron po mga iba. Sila po ay mga bayani sa isang bayolinting digmaan. Ngunit si Francis naman ay isa ring bayani. Bayani ng mga mahihirap. Itinaya ang kanyang buhay at itinustos ang malaking kayamanan para sa pangailangan ng mga mahihirap. Lagi ho nating binabanggit yung salitang mahirap kasi sila ho yung nangangailangan. At nakita ho ni Francis yun. Kaya nga may nagsasabi, si Francis ba ay hulog ng langit na sa panahon ng COVID crisis ay narito siya upang matulungan ang mga maraming mahihirap at mailigtas sa kagutuman at kamatayan.
Pero habang si Francis ay tumutulong, sumabay naman ho yung mga naninira. Sira ng sira, sira ng sira. Na ang dapat ho sana ay magpasalamat sila. Mayroong isang tao, mabuting tao na tumutulong sa mga mahihirap. Dapat magtuwa sila, magsaya. Sapagkat mayroong isang bayani. Bayani na kinalimutan ang pag-ibig sa salapin. Ganun mo talaga yung maging bayani. Mahirap po maging bayani. Kaya nga nasa loob siya ng kulungan ngayon. Kung ano-ano mga paratang, kung ano-ano mga kasalanan. Pero wala ho silang magagawa. Mas lalo ho silang magiging desperado. Oh. Desperado na sila eh. Kaya kung ano-ano na lang yung mga ibinibintang. Di ho ba? Kaya ang tawag natin dapat sa kanila, desperate warriors, not talino warriors. We have to call them in that name. Desperate warriors. Kasi hindi ho nila matinag yung mga tao. Patuloy na nagtitiwala. Di ba? Therefore, meron ho siyang karapatan. At malaki ang posibilidad na siya ay manalo. Kikita mo natin eh, nagde-develop, dumadami ng dumadami. Ewan ko, hindi ko maintindihan eh, kung bakit dumarami ang kanyang mga tagahanga gayong nasa kulungan na siya. O dahil naging api-apihan na siya. Yung ginagawa nilang pang-aapi ay lalong nagpapasikat kay Francis. Kamali sila ng mga plano eh. Ang plano nila ibagsak, pero yung plano nila para ibagsak, yun pala ang lalong magpapaangat kay Francis Leo Marcos. Diba? Doon sila nagkamali. Siya ay isang batang mahirap, ipinanganak na mahirap. Kung papaano siyang yumaman, napakagaling niya. Kahanga-hanga siya. Kaya yung sinasabi lang, bubo raw siya, sabi ng mga talino warriors, sila o yung mga bubo. Paano ba maging bubo si Francis? Sila ho yung mga bubo. Kaya nga mali sila ng mga nagkamali sila ng mga plano eh. Yung mga plano nila na ibagsak si Francis, lalo nagpasikat. Eh ano kayo ngayon, mga talino warriors? Ano kayo ngayon, Mihorada? O ano, sino-sino pa yung nandiyan? Di ba? Ano kayo ngayon? Di mas lalo kayo nainggit. Inggit-inggit kayo, ano? Ay dahil isipin mo ba na magsasabihin ng mga tao? Francis Leo Marcos for president. O ano, kaya niyo sabayan yun? Inggit na naman kayo. Ay maggilit na lang kayo ng liig. Kasi hindi niyo talaga siya kaya. Sinasabi ko na sa inyo, hindi niyo siya kaya. Bakit? Nasa sa kanya ang maraming mga mahihirap na sa likod niya. Hindi niyo siya kaya. Ha? Mga desperate warriors, natalino warriors, hindi niyo siya kaya. Mga self-proclaimed talino warriors. Nakakatawa kayo, hoy. Sobra naman yung pagsaba niyo sa sarili niyo. Mahihiya naman kayo. Ha? Sasabihin yung matalino kayo eh. Eh ngayon wala kayong maibug eh. O di ba? O patuloy nang sumisikat yung taong sinisiraan nyo at gusto nyong ibagsak. Mga bobo kayo. Pagkatapos sasabihin nyo si Francis ang bobo.
mahirap po dati si Francis. Kaya alam ko, at marami sa Pilipinas ang mahirap. May iintindihan niya ang mga mahihirap. At katulad ni Ramon Magsaysay, sasabihin din niya, those who have less in life should have more in law. Diba? Ganun dapat ang mga legislations na lalabas. Papabor sa mga mahihirap. May hirap na matagal nang nagtitiis. Naghihintay sa mga pangako ng mga unang politiko nang sabi pro-poor daw sila. Pero hanggang ngayon, ano ang ginagawa nila? Tingnan nyo, patuloy ho yung problema natin sa COVID. Ano ang suporta? Kumplito ba? Pati ho yung mga health workers, mga nurses, kahit yung mga PPE lang, hindi maibigay. Di ba? Wala hong klase, wala hong kwentang gobyerno. Kaya naghahanap tayo ng isang presidente na makakaunawa sa ating mga mahihirap. Alam mo ho ni Francis kung paano kumalam ang sikmura eh. Kung paano matulog ng gutom. Alam niya kung paano tumira sa isang barong-barong. Alam niyo kung paano ang laitin, ang dustain, dahil lamang siya ay mahirap. Alam niya yun. Alam natin mga mahirap yun. Alam natin. Lagi na lang tayo, mga api, na kung tawagin ni Jose Rizal, mga inapi ng lipunan. Hindi ba tayo makaahon-ahon dahil na rin sa bulok na sistema ng ating pamahalan at bulok na lipunan. Kaya kailangan ho tayong pumili. Ngayon pala mag-isip na tayo ng isang tao na pupwede na natin ipagkatiwala ang isang kapangyarihang malaki na gagamitin hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa ikabubuti ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga mahihirap, ang mga nagugutom, ang mga naaapi. Tingnan nyo ngayon, magtrabaho ka, eh magkano ni sildo mo. Talagang ano eh, sobra-sobra na ho yung kabulukan eh. At alam ko si Francis, meron siyang magagawa. Meron siyang magagawa para sa atin. Mahal niya mga mahihirap. Hindi niya pabayaan. Hindi niya tayo pabayaan kung siya ang naging presidente. Huwag ho tayong mag-alala. Sasabihin mo natin, wala ho tayong maraming pera. Tama yun. Pero marami hong nanalo. Tanda nun ninyo, na walang pera. Alam mo ninyo, dito lang sa Palawan, dito sa munisipyo ng Nara, isang pangkaraniwang mangingista, tumakbong mayor, tinalo yung mayor na pabalik-balik na lang sa kanyang pwesto, mayamang mayaman, pero tinalo ng isang mahirap. Iwala ko siyang kandidatong kagawad. Diba? Kapag ginusto ng mga mahirap ng mga tao, wala akong imposible. At ngayon, hinahamon ko ngayon yung mga talino warriors, ay yung mga desperate warriors. Ah. O ano yan? Gusto niyo tapatan? Tapat kayo!
O ikaw, Mike, gusto mo mong tapatan? Para malaman natin kung sino sikat sa inyo, kung sino pinainiwalaan ng tao. Mayabang-yabang mo eh. Talino ka eh, di ba? Yung isa naman bubo. O sige, tignan natin. Tignan natin kung kaya mo tapatan. Kaya mo siyang tapatan? O kaya maghanap ka ng itapat mo sa kanya. Hinahamo kita. O ikaw, Percy Lapid. Ikaw, Mihurada. Boy Mihurada. Boy ka nga pero matanda ka na eh. Di ba? Kaya isip bata ka eh. Kasi boy ang pangalan mo. O sige. Mga talino warriors. Hinahamon ko kayo. Tapatan nyo. Tapatan nyo si Francis. At doon natin makikita na sa kangkungan kayo pupulutin. Sige, patuloy kayong manira na manira. Patuloy niyong lasunin ang isip ng mga tao. Pero sinasabi ko na sa inyo, wala kayong magagawa. Ang bawat paninira na ipinupukol niyo kay Francis ay mabinhing tumutubo upang lalong dumami ang kanyang mga supporters upang sa 2022 ay siya ang tanghaling presidente ng Pilipinas. Okay. Ano? Tawa kayo? Tignan natin. Di ba? Tignan natin. Tignan natin yung mga yabang nyo. Kasi hanggang hindi kayo makapaniwala na talagang talo kayo. Talo kayo, wala kayong magagawa. Kahit sabihin nyo pang mukhang kabayo, kahit sabihin nyo pang bobo, kahit ano pang sabihin nyo, walang makikinig sa inyo. Dahil kayo nga eh, wala kayong ginawa. Ano ba ang ginawa ninyo? Eh, naungusan kayo eh. Di ba? Naungusan kayo, kaya kayo galit. Oh. Kaya, sige, ituloy nyo yung programa nyo. Ituloy nyo yung paninira nyo, dagdagan nyo ng dagdagan, dagdagan nyo ng dagdagan. Pero mag-ingat kayo. Baka mamaya, malabel na kayo. Mag-ingat kayo. Masyado niyong inaapi yung tao. Pag bumangon yung tao, paano na kayo? Pero hindi naman siya ganun. Hindi naman siya ganun. Alam ko, hindi siya magiging vindictive. Kasi, mapagmahal siya sa kapwa. Okay. Mga kasama, okay ba kayo? Doon sa sinabi ko. Hindi lang ho ako nagsasabi. Marami ho kami dito. Dito sa Palawan, marami kami. We want Francis to run for president in 2022. Kaya ano yung mga kaaway niya? Wala ho yan. Alam mo niya, sasabihin niya siguro, tatanong niya sa akin. Eh, marami siya mga kaso. Hindi pa ho siya convicted. He is still innocent. At kapag nanalo siya, ang lahat ng mga prosecutions laban sa kanya ay titigil. Because the president is immune from suit during his term of office. Diba? Kaya makapaglilingkod siya ng maayos, hindi niya iniisip yung mga kaso kasi during his term of office, he is immune from suit. Meaning to say, ititigil yung mga prosecutions against him. Diba? Magtiwala ako kayo. Magtulong-tulong ho tayo mga ngayon natin ipakita na tayo mga mahihirap ang siyang maghahari sa bayang ito. Hindi ang mga mayayaman. Tayo. Tayo ang magbibigay ng kapangyarihan at ang bibigyan natin ng kapangyarihan ay yung isang taong makamahirap.
at nagpakita na siya talaga ay makamahirap. Sawang-sawa na tayo. Puro mayayaman yung nagpipresidente. Di ba? Mayayaman. Si Francis mayaman din ngayon pero nanggaling kasi sa hirap eh. Yun ang malaking kaibahan niya sa kanyang makakatunggali halimbawa. Diba? Mayrap siyang dati. Kaya, hanggang ngayon, kabaro natin siya. Okay. Isigaw natin. Francis Leo Marcos IV, President. Palakpakan po natin. What's up mga tropa peeps?